per months na at marami rin ang hindi na makapaghintay sa vacation season. Kaya kung isa kayo sa mga nagpaplano ng inyong dream vacation, ay perfect po para sa inyo ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Makikipagkwentuhan tayo sa travel enthusiast na si Marian Tagaca para mahingi tayo ng tips pagdating sa pagda-travel at masiguro na perfect at kumpleto ang ating travel bucket list. Good morning, Marian. Welcome dito sa Rise and Shine, Pilipinas. So happy to be here. Awa, parang kasama ko lang yan kanina. Sabay kami pumunta rito. Well, anyway, Marian, ano ba ang mga dapat unang gawin kapag ikaw ay nagbabalak na mag-travel? Siyempre, una-una yung i-check yung visa requirements. Kasi sa atin sa Pilipinas, hindi naman lahat visa-free tayo. So, ASEAN, yeah, visa-free tayo. Pero sa mga bansa na may visa, siyempre, yun ang una-una mong check. Kailangan kung gaano katagal yung stay, anong requirements, anong kailangan. Kasi minsan, mahirap eh. Mm-hmm. Lalo mga Japan, Korea, mahirap yung visa. Lalo pag hindi ka kumpleto ng papers. Ay, kailangan yun. Oy, just for everybody's information, si Marian po, nabisita na niya lahat ng probinsya sa Pilipinas at maging lahat ng ASEAN countries. Yes. Naikot niya na eh. Oo. Ngayon, etong question ko, kasi usually sa atin, yung time management eh. Mm-hmm. Ang hirap magbakasyon dahil meron kang mga responsibility, yes, no, sa na maiiwan. Mm-mm. So paano ba yung time management at syempre yung pagba-budget din para meron ka ring panggastos pag nagta-travel ka? Oo. Actually, yung budget depende sa iyo 'yan eh. Pag ako tinatanong ng mga kaibigan ko, gano'n, magkano yung nagagastos mo? Actually, hindi ako makasagot kasi depende sa akin eh, kunwari sa pagkain. Siyempre, may time na kakain ka sa social para ma-experience mo. May time naman nakakain ka 7-Eleven na lang para pwede na yung gano'n. Parang balance mo lang. Kahit naman sa mga activities eh, yung iba mahal, yung iba mura. So balance mo lang kung ano yung mas importante or yung mas gusto mong maranasan. Kumbaga, it's the memories na kinikip, yes, mo. Yes. Not really about the budget, kung pwedeng makapag-budget ka. Well, marami ng videos online na pwede mong panoorin. Yeah, daming, sobrang daming. Makikita mo kung ano yung expect mo dapat. Mm-hmm. Kunwari, sa lugar na yon, ano expect mo, ano yung dapat mong puntahan. Mm-hmm. So, mapaplano mo siya ng maayos. Kung ano lang yung bibigyan mo ng budget. Well, Marian, as a travel enthusiast, ano ba yung mga recommended places mo na pwede puntahan ng ating mga ka-RSP? So far, kunwari ngayong tag-ulan, pwede tayong mag-Abra. Locally muna, pwede tayong mag-Abra. Oo, yung malaking falls, yes, ba yun? Yes, yung Caparcan Falls. Yun talaga yung kinikater din namin sa Gala PH for tour ngayon. Kasi yung open lang siya talaga pag tag-ulan. Pag may ulan, doon lang talaga siya maganda. Like, super ganda talaga siya. Hindi naman delikado ang pamunta doon? Hindi naman. Like, mas madali na ngayon. Mas madali na nga, like 2 hours monster truck ride. So Abra for local. Okay. For international naman, you can go to Hong Kong, to Japan, of course, kasi ngayon parang pa going to autumn season na sila. So medyo malamig-lamig na. Medyo palamig na, kumbaga, so maganda. And ang pinaka bucket list din ng mga tao ngayon is Northern and Central Vietnam. Mm-hmm. Okay. Is yung Sapa, Danang, Hoi An, yun ang bucket list ko rin, nasa list ko rin siya talaga. So next year, pupuntahan ko naman siya. Ayan. Ito, Marian, may tips ka ba dun sa mga traveler? Para, kasi iba-iba tayo ng kultura, no? Minsan, may mga kultura pala na medyo na babiolate ka na. Ano bang dapat na sa isip ng isang traveler para pagpunta niya sa isang lugar, siguradong wala siyang masasagasaan ng mga, yes, kultura? Isa rin yan, do your research. Mm-hmm. Sobrang importante ng culture, lalo sa Japan. Mm-hmm. Iba yung culture nila. Halos hindi lahat nag-speak ng English. So, yung mga matatanda rin, kailangan mo igalang. Like, may courtesy sila sa train ride pa lang, may courtesy na sila sa pagbili sa tindahan, meron na silang, dapat may susundin ka. So, iba-iba eh. Dapat i-research mo rin yung sa mga lugar na pupuntahan mo kung ano dapat yung culture nila. Mm-hmm. Hindi pwedeng, ay, ganito gagawin ko to kasi ganito yung nakikita ko sa ganito, ganyan. Hindi pwedeng ganun. As much as possible, we respect and we respect the elders talaga dun sa mga lugar. Okay. Parang kailangan talaga deserve natin makapunta sa iba't, yes, ibang lugar, no? Kasi sa pagod na ating ginagawa sa araw-araw. Yes, oo, kung minsan pwede natin gawin niya. Well, balik ako sa finances. Kung international naman yung biyahe mo, saan ba yung mas advisable na magpapalit ng pera? Sa ngayon, sa technology natin, mostly pag umaalis kami, hindi na kami nag-exchange ng money. Okay. We withdraw na sa local banks abroad. Kagaya may charge yun? Mm. No, super liat na lang siya. Okay. Like for GCash card, GoTime, and etc.
sobrang liit na lang ng foreign exchange niya. Which oo is, nga, pag card, okay na. Kasi pag, nag-withdraw ka, you exchange to USD, then you exchange to local currency. Ang laki noong bawas. So, mm-hmm. mas possible na yung withdraw through bank talaga. Mm-hmm. Well, marami tayong nare-report na nabibiktima ng travel scam. Ito, no? Marami oo. Online, may mga ino-offer. Paano makakaiwas ang isang individual sa mga travel scam na ito? Mostly, first thing, kung yung agency na kukuhanan mo, kailangan mo muna siya i-legit check. May tinatawag tayo yung legit check. So, titignan mo rin yung page, kung madami na ba siyang tours na nagawa, madami mm-hmm. na ba siyang na-cater na ganito, ganyan. Kaya kami, pag may mga nagtatanong din sa amin sa Gallup PH, legit po ba? Parang, totoo po ba kayo? Parang, hindi po ba to scam? Parang kami, we've been doing this for 8 years. So, parang, tignan nyo na lang din sa page namin, ano na yung mga nagawa namin. So, technically, do your research talaga. Lalo sa mga, lalo international, ang dami na i-scam. Like, sobra, like, a lot of money. Mm. Na parang, pinangbakasyon na sana nila. Kaya lang, wala sayang, na, napunta. On a personal note, siguro kaya mo rin na-achieve itong pag-travel with different parts of the country and abroad. Siguro dahil may mga kailangan kang i-sacrifice, no? So, how does it feel like you doing this kind of thing? Travel. Actually, ngayon, sobrang fulfilling niya sa akin. Oo, nakakapagod. Nakakapagod talaga siya. Talaga, as in, burnout din minsan. Pero, pag nakikita mo rin yung smiles ng mga kasama mo, yung na-appreciate nila yung lugar, and even the locals natutuwa sila pag binibisita mo yung lugar nila. Pag pinopromote mo yung lugar nila, natutuwa sila. So, parang yun yung pinakabalik sa amin na parang hindi mo naiisipin yung, ay sayang yung ganito, na sana ganito na lang ginagawa ko. Hindi eh, wala na sa amin yun. Parang ang pinakaano namin, ma-promote namin yung ganda ng Pilipinas, ma-encourage namin din yung ibang tao na libutin din yung Pilipinas. Well, alam mo, Profi, ang lamang sa atin ni Marian, balang araw ang dami niyang kwento, sa dami ng kanyang napuntahan. You know, the importance of life is all about significance. Mm-hmm. And in terms of significance, you have to be happy. That's mm-hmm. the most significant thing you can do in your life. And I think based on your answers, you're really happy at the moment. So I'm really super proud of you and continue thank traveling. You so much. Being a thank travel enthusiast. Yes. Kwento ka muna lang kami sa mga pictures mo, sa mga binopost yes. mo sa social media. Yes, you can follow me po on social medias. Kung gusto niyo ng tips and more bucket list din na pupuntahan po sa Pilipinas. You can follow me on Instagram at Marian Tagaca. Marian Tagaca. And anyways, on that note, maraming salamat, Marian, sa mga travel tip. Ayan na, mga Carispio, huwag po natin kalimutan ang mga tip na ito mula kay Marian para sa isang maginhawa at memorable na biyahe. Tandaan na, ang bawat travel ay mas magiging masaya at ligtas kapag maayos na pinaghahandaan. Thank you.